Naaktuhan daw na bumabatak ng droga sa May Kawayan ang aktor na si Mariano de Leon Regaliza, mas kilala bilang Julio Diaz. Kaninang madaling araw, dinakip si Diaz sa Baybas operation ng pinagsanib na pwersa ng PIDEA at May Kawayan Police. Arestado rin ang driver ng aktor na si Ronald Gomez na pinabulaan ng tulak siya. Ayon sa May Kawayan Police, itinuturing na high-value target si Diaz. Pagpasok namin doon, si Julio ay gumagamit ng inabot siya kinukuha yung pera. Gumagamit siya ng pinagbabawal ng gamot. Diba, Julio? Ayan, nasamay natin siya. Wala namang plano talagang about that na bayaran ng pera. Maayos naman ako sa buhay. Nakumpiska sa mga suspect ang apat na sachet ng shabu at drug paraphernalia. Hindi na ako gumagamit nun. Kanya na talagang may dumating na pagkakataon na talagang enden sila na demonyo talaga eh. Dati nang nagpunta si Diaz sa May Kawayan Police para linisin ang pangalan niya nang masama sa drugs watchlist ng kanilang barangay. Nilinaw niya noong di siya sumuko. Wala na rin daw siyang kinalaman noon sa droga. Bagamat aminadong minsan gumamit ng bawal na gamot, matagal na panahon na raw niya itong itinigil. Bukod kay Julio Diaz, ilan pang celebrities ang dinakip daw sa illegal na droga. Kabilang na riyan si Mark Anthony Fernandez na inaresto noong October 2016 matapos makitaan ng marijuana sa loob ng kanyang sasakyan. Nakalaya rin si Fernandez nitong December 2017. August 2016 naman, dinakip sa isang Baybas operation ang radio DJ na si Karen Bordador. Sa isang Baybas operation din na aresto ang aktor na si Kogi Domingo. Nakuha sa kanyang sasakyan ang ilang gramo ng droga at drug paraphernalia. Nakadaya siya matapos magpiyansa. At ngayon lang Abril, nahulihan din ng hinina lang shabu ang flip-top battle rapper na si Pedro Canon Jr. o mas kilala bilang Zaito. Nahahanap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. John Consulta, GMA News.